Okay, so good morning, good afternoon, or good evening kung kailan nyo man ito papanoorin, no? Meron tayong bagong lecture series. For today, didiscuss natin yung abnormal behavior, no? Abnormal psychology, yung first chapter ng abnormal psychology, which is yung abnormal behavior in the historical context. In the book, it's just one chapter, but I think yung one chapter na yun is jam-packed, no? So, when I taught this book, hinati ko talaga siya sa tatlong parts. So, yung abnormal behavior, and then yung psychopathology, and then yung mismo ng mga history, no? Kasi masyadong madami, no? Although nung binabasa ko to, to be honest, hindi ko napansin na ganun pala ka jam-packed yung mismong book, yung book ni Barlow, no? But yun nga, nung tinuturo ko na siya, parang dami niya palang sinasabi, no? So baka if babasahin mo to ng kunyari bago-bago lang sa psych, medyo maano ka talaga, ma-overwhelm ka talaga kung isang upuan mo lang babasahin yung chapter 1. So that's why, if you've noticed dun sa aking lecture, summary lectures, nakahati yung one chapter sa tatlong video. So ganun din yung sa lecture. Although titignan natin kung pa mapapag-merge natin. But definitely in this first lecture is pag-uusapan lang natin what is abnormal behavior. Kasi yun yung mismong foundation dito eh. Because abnormal psychology, it's all about, well, abnormal behavior. So kung di natin alam kung kailan nagiging abnormal lang isang behavior, then mahihirapan tayong alamin or mahihirapan tayong pag-aralan yung mga susunod nating mga lessons, no? So, yan. So, kung mapapansin nyo, it's very, ang approach natin dito is very slow because, abnormal behavior kasi it's very complicated. It's not just simple na, ay, abnormal ka, abnormal na. Hindi ganun, okay? So, ayan. So, abnormal behavior or abnormal behavior is psychological disorder is a psychological dysfunction within an individual associated with distress or impairment in functioning in a response that is not typical or culturally expected. So, ito yung technical meaning ng abnormal behavior. But if you, kung bago-bago ka lang sa psychology, o kaya walang idea about sa abnormal behavior, no? Kung baga yung alam mo lang is yung common knowledge about abnormal behavior, medyo mag-run across ka dun sa issue ng kailan ba naging abnormal isang behavior. Maraming mga opinion, maraming mga haka-haka ang mga iba't ibang tao with regards sa abnormal behavior. Yung iba nga, parang sinasabi nila, inarte lang ang mga psychological disorders. Kunyari, nade-depress ka, mag-think positive ka lang. Nakakatuwa yung mga gano'n. If only they know how it feels to experience depression talaga, which is a psychological disorder talaga. Being sad and being depressed is different. And then yung mga iba din naman, parang they use the word the psychological disorders carelessly, no? Sabi nila depressed sila and all, when in reality sad lang sila on that particular day, because depression, no, and other psychological disorders have some characteristics, no, na very distinct sa ibang adjectives, no. Psychological disorders are not adjectives, they are disorders, okay? And abnormal behavior is not as simple as being sad or being too happy or being too excited or being too anxious, no. Mayroong mga may spectrum 'yan. And to be honest with you, even that spectrum is even more complicated, even more complex, no. Kaya nga natatawa ako pag minsan kapag parang may mga nagsasabi that abnormality or abnormal behavior is just easy. Well, siguro it's a Dunning-Kruger effect, no? The less you know about the topic, the more you think that you are expert about that topic. But as we go along, mapapansin nyo that abnormal behavior is really very complex. It's very complicated. So, to the fact na nagkaroon ng study talaga about dito. And abnormal behavior or psychological disorders is something that is an issue right now, especially in our case. Ngayong may pandemic, di ba? Talagang nagsisilabasan yung mga taong nakakaranas ng psychological disorder. So, what is the psychological disorder nga ba talaga in the first place?
So ito nga, binasa ko nga kanina yung ano, yung definition niya, but I think of course hindi naman siya clear agad, di ba? Hindi naman agad maano na what is this dysfunction, ano yung mga yan. So kung titignan natin, kung hihimayin natin, ng isang psychological disorder or isang abnormal behavior ay may apat na conditions, no? May apat na characteristics. So kung isang behavior, no, or pattern of behaviors satisfy these four characteristics, these four diagnostic, these four criteria, then we can say that the behavior is already abnormal. Okay? So first and foremost is yung tinatawag nating dysfunction. And then distress, and then deviant yung behavior, and of course, it's dangerous. So, isa-isayin natin yan, okay? So, if a behavior sort of exhibit this these four Ds na tinatawag, then we can say that behavior is already abnormal behavior. So, pero syempre, paano natin malalaman kung ano mong ibig sabihin ng mga yan? So, yun yung pag-uusapan natin for half an hour to an hour, okay? So, first is yung psychological dysfunction. So, from the word dysfunction, ang root word niyan is function, and then ang prefix niyan is this, ibig sabihin ng this is not, or is not, no? So, is not functioning. So, pag sinabing dysfunction, hindi nagpa-function na maayos yung something. So, in this case, psychological. So, psychological dysfunction. So, what does that mean? Merong breakdown, merong parang mali, no? Nagmamalfunction yung psychological side ng isang tao, which is psychological, basically that's cognitive, no, yung pag-iisip, critical thinking, judgment, emotional, so yung mga emotions, feelings, and then of course yung behavioral functioning. So what is behavioral functioning? So behavior, so yung mga ginagawa mo every day. So when you wake up, when you eat, no, when you sleep, and then when you interact with other people, that is behavior. Okay? So, if there's a breakdown, ibig sabihin mayroong parang nagmali, no? May parang hindi tama na pagpa-function dun sa tatlong side na yun, dun sa tatlong domains na yun, then that is considered psychological dysfunction. Okay? So, this is the primary this is the primary criteria for one behavior to be considered as a abnormal behavior. Kasi may mali, di ba? First, dapat talaga i-establish natin na may mali sa cognitive, emotional, or behavioral functioning. So, let's for example, being happy in situations that should be a cause, not a cause for happiness. Being happy that may near-death experience ka or something like that. Hindi hatatama yun. O kaya naman, being sad or no particular reason at all. May mga times na ganyan, di ba? Parang masaya naman yung nangyari sa buhay mo, no? And then suddenly, you're sad. And then, being afraid of things that are relatively harmless. But what are these kinds of things? Let's say, dolls, no? Insects, no? Although insects may legitimate cause naman for concerns, eh? But let's say, for example, ano lang naman yan? Harmless insect, di ba? Like ano ba yung mga harmless na insect? maraming harmless na insect like caterpillars, no? Worms. Worms are considered insects I mean technically speaking they are not, but syempre 'di ba yung categorization ng isang normal na tao kasama sa insects yung mga worms, no? Kasi caterpillars and worms are almost the same, and insect yung isa. Anyway, so yun. relatively harmless things like yung adults, no? Or somehow harmful but not necessarily, like being in heights, no? Syempre heights yan, sino di matatakot sa heights, no? And then snakes, no? And then spiders, no? But of course, if hindi naman, kumbaga, legitimate naman na mag-fear ka sa mga yan, di ba? So there's a dysfunction, di ba? Mayroon dysfunction. But as you can see, parang ano yata, parang hindi yata enough na dysfunction lang yung criteria. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung may fear, there's such thing as arachnophobia or yung fear of spiders. But there are some people na they fear spiders but they are not diagnosed with arachnophobia, no? O kaya naman, there are some people that are afraid of heights but are not diagnosed with ano ba yung fear of heights. Nakalimutan ko na yung fear of heights. Basta may ano dun. May tawag dun. O kaya fear of dolls, di ba? May dysfunction, but at the same time, bakit hindi lahat na-diagnose? Bakit hindi lahat is nako-considered abnormal yung behavior? No? Kasi nga, this is just one criteria.
Okay, so the dysfunction is just one criteria. And then, for example, sa cognitive breakdowns, some people are do have some cognitive limitations. But does that doesn't necessarily mean na hindi na sila? Hindi na sila, kumbaga, that doesn't necessarily mean na may dysfunctions or may disorder sila. Diba? And some people are very emotional. Very emotional talaga sila, as in talagang emo, yung tipong di na sila high school pero talagang emo pa din. Diba? But they're not necessarily diagnosed. Diba? Kasi dysfunction kasi it's very subjective din eh. Diba? Let's say for example, mayroon yung dysfunction ko, being happy in situation that should not be the cause for happiness. This is very subjective. Why? Iba-iba tayo ng taste. Malay mo, dun sa taong yun, talagang happy yun. Happy yung moment na yun. Yung kunyari nasa rides ka, 'di ba? Logically speaking, pag nasa rides ka, there's a high possibility na mamamatay ka. De, takot lang ako sa rides. Anyway, so may high possibility ka pero happy ka dun. 'Di ba? Logically speaking, it's dysfunctional because you have a higher chance of dying. But why are some people or most people are enjoying those rides? 'Di ba? 'Di ba dysfunction 'yan? Although baka ako lang, 'no? 'Di ba dysfunction 'yan? Pero bakit hindi sila na-diagnose? Kasi again, dysfunction is just one criteria. But of course, there are some talagang dysfunctions na talagang legit. Like for example, yun nga, being sad for no reason at all, talagang or kung merong reason man, is very extremely sad, di ba? But again, merong mga tao extremely sad, pero hindi naman sila na-diagnose. Okay, so the point is, psychological dysfunction is just one criteria. And yun nga, medyo may pagka-subjective siya in some context, kaya hindi siya enough. No? Hindi siya enough na criteria. No? Hindi ibig sabihin na may dysfunction, kaya agad-agad meron kang disorder. So dun papasok yung mga ibang criteria. But again, this is the first thing that we have to consider in abnormal behavior. Meron bang dysfunction? No? Kung baga sa sasakyan, may sira ba? Okay? May sira ba yung sasakyan? No? Siyempre, pag may sira yan, i-check pa natin. Kasi minsan, for example, yung sira yung nagasgas lang naman. Technically, sira yun. Pero gumagana pa naman yung sakyan. Di ba? So, hindi siya madi-disorder. Hindi siya magiging magkakaroon ng disorder. Pero for example, yung dysfunction talaga is nasa core, no? Malapit sa core function ng isang sasakyan, which is yung to bring you from point A to point B with no hassle. Pag merong problem doon, siyempre, medyo serious na yun. Same with people. Nagkakaroon na ng because of the dysfunction is nagkakaroon na ng parang hindi magandang effect, no, sa overall functioning ng tao, sa overall purpose ng isang tao, or sa overall na parang supposedly na ginagawa ng isang normal na tao, then there's also another problem na, which is what we call distress or impairment, no, because of the dysfunction, because hindi na siya kumbaga, because mayroong mga mali dun sa mga psychological functioning niya, like cognitive, behavioral, and emotional, naaapektuhan na yung buhay niya, no? Imbis na mabuhay siya as a productive na tao, parang hindi na siya nagiging productive. Then there's impairment na. And because of that impairment, yung parang hindi niya na nagagawa yung mga kailangan niyang gawin or yung mga gusto niyang gawin, nadi-distress, di ba? Pagkas hindi mo nagagawa yung dapat mong gawin or di mo nagagawa yung gusto mong gawin, talagang parang nakaka-stress, di ba? Parang supposedly ganito ako eh, bakit hindi ko magawa? Supposedly, ito yung nangyayari sa akin eh. Bakit lagi akong laging nagkakandaletse-letse yung buhay ko dahil dito sa dysfunction na to? So may distress, nasi-stress ka. And that distress can bring the person, kumbaga na-upset yung person because of that. So if the symptom or the dysfunction causes extreme upset or extreme emotions do sa part ng nakakaranas ng disorder, then that is also a cause for a concern. Magiging na siyang, kumbaga, bumibingo na for a psychological disorder. Meron ng distress. And this distress does not only involve the person who is experiencing the symptoms, but also the people around them. No? Kung yung abnormal behavior is nadadamay ng ibang tao, then it's also, kumbaga, minsan kasi yung mismong tao hindi nababother eh, di ba? Pero kunyari, kasama niya sa bahay, nababother na. Kunyari, nag-slipbook siya araw-araw, tapos kinakabahan siya. Meron ng distress dun sa part ng mga nakapaligid.
Okay? So going back doon sa case ni Judy, if di kayo familiar sa case ni Judy, panoorin niyo yung ano film, but basically yung case ni Judy yun nga is nagkaroon siya ng parang bouts of fainting, and then because of that bouts of fainting after watching bloody and gory dissection video, eh parang na-associate niya na yun sa mga iba pang mga bloody stimulus like yung mga injuries and all and even injection siguro. So ang nangyari sa kanya is yun nga, may dysfunction kasi bakit ka matatakot din sa blood? Bakit ka matatakot? Lalo na kung di naman sa iyo, 'di ba? So there's a dysfunction there, and then there's a distress kasi siya mismo parang dahil nahihimatay siya, dahil kinakabahan siya, nag-anxiety siya, parang na i-stall mo yung buong class, and na-stress siya. Imbis na makapag-aral siya na mabuti, no, yung academic domain ng kanyang buhay ay nako-compromise. Not only academic but also social kasi parang nawawalan siya ng kaibigan or something, and then yung lang principal niya sinabi na nag-iinerte lang siya, di ba? May impairment na doon, no, hindi na maganda yung naging effect nung behavior niya sa kanyang buhay. Okay, so but of course by itself this criterion does not define problematic of abnormal behavior. So again, kung ito lang, kung wala yung distress, eh kung wala yung dysfunction, yung parang nadidistress ka lang sa mga nangyayari sa buhay mo, parang hindi kumbaga, parang general ano lang, general dismay lang about life, it's not enough, no? Although most probably kasi pag mayroon ng distress, usually may dysfunction na doon, di ba? Usually na stress ka sa buhay mo kasi may mali na nangyayari sa buhay mo, or may limitations yung mismong tao, kaya nangyayari yung mga hindi magandang nangyayari sa kanya. So I think distress is also as important as the dysfunction. Kasi usually pag may distress ka, matik eh, may dysfunction ka na. Diba? So, but again, yung distress na yun dapat extreme siya. Okay? Kasi yung buhay kasi, human condition kasi, it's a suffering. When people will say to you that life is full of blossoms and flowers and better roses, parang sinasabi na mga ngako sila na yung buhay mo is magiging ganito pag sasama ka sa kanila, hindi totoo yun kasi never ka magiging masaya forever. Yes, pwede ka maging masaya from some time, but generally speaking, life, 99% of life is almost suffering lang. Part ng buhay natin yung suffering, part ng buhay natin yung distress, part ng buhay natin yan. And most likely, as long as there's a high probability of death, it will not likely change, no? Suffering, magsasuffer tayo lahat. Okay? Merong, and if you do not suffer kasi, there's something wrong na din actually. So, distress on itself is not really a criteria. Kasi maraming nadidistress sa buhay, no? Yun nga yung sabi ko sa inyo, minsan sa buhay, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong best mo, kahit anong gawin mong sipag, no? Meron at merong YouTuber na nagpa-prank lang na mas malaki pa ang kita sa'yo. ganun talaga ang buhay. Very, very distressful. Very, ano. So, kumbaga part ng buhay kasi ang distress. So, it is not a prime or it is not really a criteria, no? Kung yun lang, kung taking it in that context lang, yung distress lang yung tinitignan mo, hindi enough yun. No? Hindi enough na distress ka sa buhay mo tapos may abnormality ka na. O hindi agad-agad ganun. Although most probably ganun. Ang primary ano dyan is dapat yung distress is very, very mataas. No? Extreme. Para masabing may dysfunction na. Kasi minsan, yun nga, may mga times na nade-distress lang tayo. Like for example, may nangyaring hindi maganda sa atin, no? Namatayan tayo, o kaya merong kang yung career mo medyo nagkaroon ng mishaps, for example, hindi ka pumasa sa compre-exam mo, no? Talaga madi-distress ka doon, talaga malulungkot ka doon, no? Pero it doesn't necessarily mean distress ka doon, is agad-agad may disorder ka. No? It might be the case lang talaga that life is just there to make you suffer. No? But again, pag naging extreme na yan, to the point na may dysfunction na, to the point na may impairment na sa iyong apang araw-araw na buhay, no? So dun nagkakaroon na ng mali. No? Dun pag yung distress na yan is nagkukos na ng impairment. So impairment means that you're not able to function properly as human being or as a member of society because of the symptoms.
So let's say for example, yun, bumagsak ka sa isang comprehensive exam mo, and then dahil dun sa pagkabagsak mo na comprehensive exam, you felt extremely sad, you felt extremely useless, you felt extremely worthless, to the point na ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang gawin yung mga responsibilidad mo as a tao, no? Hindi ka na masyado nakapagtrabaho ng maayos, hindi ka na nakakapag-aral ng maayos, very distracted ka in all, then there's already an impairment. Not only a dysfunction, but also an impairment. So that is, again, bumibingo na, di ba? Dalawa na, meron ng dysfunction, meron ng distress. Okay? So that is distress and impairment. But again, in itself, hindi siya enough. But if there's already impairment and because there's a dysfunction and then impairment, yan, medyo tumataas na yung probability na yung nararanasan ng isang tao is abnormal na. May chance na psychological disorder yan. Okay? So I hope that's clear. Kung hindi clear, you can ask questions in the comments or you can ask questions. Okay? So again, those two are kalahati lang ng criteria yan. Sabi ko nga sa inyo, apat yung criteria. So, ang pangatlong criteria is yung tinatawag nating deviant by yung behavior or atypical. Ibig sabihin, not culturally expected. Okay? So, balikan natin yung for example, bumagsak ka sa isang exam. No? Bumagsak ka sa board exam or a comprehensive exam na magde-determine ng buhay mo, ng sweldo mo, ng career mo, di ba? Siyempre, kung wala kang sweldo, wala kang magandang pagkakakitaan, mahirapan kang magpakasal, mahirapan kang magbumuha ng pamilya, siyempre, mamamatay kang mag-isa, di ba? So, yan din naman yun. So, dahil yung test na yun is so important, of course, it's culturally expected na talagang malulungkot ka, no? Talagang madi-disappoint ka kapag hindi mo nakuha yung exam na yun. Diba? So, it's culturally expected, no? Na malungkot ka, na ano ka, na hindi ka maging okay for quite some time. But, if ang naging response mo, again, dun sa test na yon, dun sa results ng test na yun, is not culturally expected. Ibig sabihin, siguro one month or two months kang depressed, or sabihin natin malungkot or extremely disappointed, that's okay. But let's say, for example, for the whole year, ganun na. Or for hindi ka na nagpo-function well, may impairment na for a long time. No? For, actually, 1 month is already na usually 2 weeks dapat kahit papaano nakaka-move on na, di ba? But for example, 1 month, talagang hindi na talaga maka-move on, talagang sobrang bigat na for that person, sobrang hindi na siya nagpo-function well, then that is deviant na kasi hindi na siya culturally expected. Ang expected lang kasi talaga usually is 2 weeks. No? Yung 2 weeks na talaga, 2 weeks maximum yung talagang hindi lupay-pay ka. Okay pa yon yung 2 weeks na yun. Pero kunyari, 3 weeks, 1 month, talagang lupay-pay ka pa din. Then there is something, there is something deviant about it that is atypical na. No? So at times, something is considered abnormal because it occurs infrequently, it deviates from average. So kung ang average recovery time for that kind of is 1-2 weeks, then tapos lumagpas ka sa 1 week, nag-deviate ka na sa average. Okay? But again, if taken lang on itself, let's say for example, deviant lang, no? Atypical lang yung personality or yung trait or yung behavior ng isang tao, it's not necessarily abnormal behavior na. Okay? Kasi kung papansinin nyo, di ba, yung mga eccentric, alam niyo, yung mga eccentric sila yung mga taong talagang weird. No? Weird sila in a way na parang hindi sila nagko-conform sa norms. No? Yung mga sobrang yaman, eccentric yung mga yan usually kasi sobrang yaman nila eh. Hindi natin ma-reach yung world nila. Di ba? For example, si Mark Zuckerberg, ganyan, no? Sina Steve Jobs, sino pa ba? Yung Amazon, sino kasi yun? Yung kalbo si Bezos, di ba? Iba yung mga yan, eccentric yung mga yan. Yung mga taste nila, sigurado, iba. Sigurado hindi natin ma-reach, no? Sigurado yung kanilang paningin sa world is very different from ours because of all their wealth and money and power. So, iba talaga. Eccentric yung mga yan. And even yung mga ibang mga tao talaga na parang eccentric lang talaga. Yung parang yung kaklase na, for sure ako sa isang klase, may isang student doon na parang siya yung dinadub as the weird kid. Meron. No? Kaya may isang grupo ng mga weird kids sa isang klase. Eccentric yung mga yan. But does that mean they are abnormal? Abnormal yung behavior nila? Not necessarily naman.
diba? Eh, kung ganun lang talaga yung personality nila, mga unique kind of personality traits, then there's nothing wrong. Diba? Okay naman yung artists, diba? Yung artists, pag makikita mo yung mga artists from singers, painters, actors, actresses, no? Deviant yung mga yan, no? Deviant, atypical yung mga yan kasi hindi naman sila mag-stand out, kundi sila maging atypical. For example, kung titignan mo yung costume ng Four of Spades, di ba parang nani? Di ba yung Four of Spades, yung pag magkocostume nyo mga yun, yung naka-pink silang high heels na sapato, si yan, isang kasapangalan ng gitarista nila, yun. Basta, kaya si Zid, yung ano, mga ano nila, eccentric yun, di ba? Very, very unique. Pun intended. Very, ano, very ibang klaseng, ano, ibang klaseng level yung kanilang deviance, di ba? But not necessarily, they are, di naman sila necessarily abnormal behavior. Okay? And then yung mga artist ko, no, di ba? May mga ganun eh, mga feeling artist din. Although, syempre, we have to respect that is their preferences, no? And even sa, even in our case din naman, as normal people, normal ba ako? Minsan naiinisip ko na yun. Pero yun nga, di ba may mga times na parang, in my experience, lagi akong sinasabi na parang abnormal daw yung ano ko. Yung mga response ko sa bagay-bagay. No? Let's say for example, being an introvert sometimes is big, atypical lang pagiging introvert. No? especially, di ko lang kung sa Pampanga lang or something. No? But in during my college years, yung undergrad ko, lagi akong tinatanong, ba't lagi akong mag-isa? Parang nalulungkot daw ba ako? Ba't daw ako mag-isa? Wala daw ba akong kaibigan na pwedeng samahan? Parang gusto kong sabihin sa kanila, bad trip ako nandito kaya gusto ko mag-isa lang ako. Diba? So that is atypical. Kasi usually, ang culturally expected, lalo na dito sa Philippines, is very dapat, ano ka, nagkikisama ka, dapat may kasama ka lagi. Diba? Pupunta ka lang ng banyo, dapat may kasama ka. Pupunta ka lang ng principal's office or ng dean's office, dapat may kasama ka. Ako hindi, di ako ganun. Parang pag may kailangan ko sa dean's office, ako po ako mag-isa, pupunta. Huwag mga ganun, diba? O kaya naman, pagkataas ng klase, pag gusto ko mag-solo, mag-solo ako, walang pakialam kung ano, kung may kasama ako, wala. No? Lalo ng undergrad ako. Kasi mas comfortable ako doon, mas gusto ko yun. Kasi nga, introvert ako. And that is atypical. That is a typical in my context. Kasi nga, ayoko may kasama. No? Lalo na kung kasama ko is, well, may criteria ako sa mga gusto kong kasama. Yung mga gusto kong kasama is yung mga makakausap ka ng matino. And syempre, iba-iba yung mga trip natin pag-usapan. And yung trip kong pag-usapan usually is madalang lang yung mga tao may mga ganong klaseng interest. So, yung mga interest ko yun, anime, nerd stuff, no? Mga sciences, philosophy, and something. So, madalang lang yung mga ganon. So, ang tendency talaga is wala akong makakasama. Okay? That is deviant, yes. That is atypical. It's not culturally expected, especially in the Philippines. But, am I abnormal? Not necessarily. Okay? So, ganun din sa mga ibang mga atypical na behaviors. So, hindi ibig sabihin na weird yung ginagawa ng isang tao, agad-agad abnormal siya. Okay? Let's say for example, ano pa, si Ed Caluwag, no? Kilala niyo si Ed Caluwag, di ba? Si mini-meme lagi ni Tito Pao yan, no? Paulul. So, si Ed Caluwag, if you will notice, no? Hindi naman atypical talaga yung kanyang ano, but if you will apply it in a different context, let's say for example, isang Amerikano ang makakita kay Ed Caluwag at malalaman ng kanyang kwento, ang iisipin niya is abnormal yata to. Kasi parang hindi nakikipag-usap siya sa mga multo, nakikipag-usap siya sa mga espiritu. Sa Amerika or sa West, hindi masyadong accepted yung ganong klaseng behaviors. Hindi naman sa hindi accepted, but hindi siya culturally expected sa kanila. So, ang tendency tingin niya doon is atypical. But in our case, no, in the Philippines, since yung mga ibang mga Filipinos are very spiritual pa rin, kumbaga naniniwala pa rin sila sa mga ganon, sa mga encounter and all, ang tingin nila kay Ed Caluwag is just normal. No, hindi naman ganon ka atypical. But in some regards, let's say for example, so actually in my own perspective, ang tingin ko kay Ed Caluwag is atypical siya kasi talagang madalang ka lang makita ng mga taong ganyan yung ginagawa, paranormal experts, di ba? It's a bit atypical, it's a bit deviant, but I would not say, hindi ko sasabihin na meron siyang hallucinations or delusions. Hindi ko sasabihin 'yon. Hindi ko sasabihin na meron siyang skits. Hindi ko sasabihin na meron siyang
delusions, meron siyang mga ano. Hindi ko sasabihin bakit, kasi hindi naman siya abnormal. Bakit hindi siya abnormal? Deviant nga siya, deviant lang. Meron bang dysfunction? Parang wala naman. Kumikita pa nga siya eh. Pinagkakakitaan niya pa yun. Di ba? Meron bang distress or impairment? Wala. Kumikita nga siya, di ba? So, hindi siya abnormal. Deviant siya, yes, but it's not abnormal. Okay? So, may mga cases na ganun. May mga cases na dapat isalang-alang na, kasi kung titignan mo, tumatama siya sa mga, tumatama siya sa mga symptoms eh. Pero hindi natin siya i-diagnose. Kasi hanggang dun lang. Hanggang deviance lang. Hanggang deviance and symptoms. But again, DSM was created. DSM was made in the West. Diba? And meron din ano yung DSM. Meron din parang disclaimer ang DSM na always, always, always consider the cultural setting. Okay? So, hindi ganun ka. Hindi ganun lang. Kumbaga, hindi natin agad-agad pwedeng i-diagnose yung mga katulad ni Kuya Ed Caluwag. No? And in fact, yun nga, productive sila eh. Diba? Meron kasi mga tao talaga na deviant sila. But at the same time, productive sila. No? Kasi, kumbaga, yung pagiging deviant nila, actually, deviance is a good thing. Diba? Kasi sila yung mga nag-challenge ng status quo. Sila yung mga deviant, sila yung mga parang may chance na mag-initiate ng changes. Kasi nga, yung status quo yan. Pero hindi naman yung status quo, hindi naman explain na good ang status quo, yun na yung best. Di ba? Yung mga deviant, they can actually modify, they can revise no the normal into a new normal. Di ba? Into becoming more efficient, becoming more improved version of the system. So deviance is not necessarily bad. But if your deviance, no, the deviant behavior is already causing harm, no, or it's already causing distress and impairment to that person, no, for example, sa sobrang deviant niya, hindi siya makahanap ng trabaho, no? Sa sobrang deviant ng behavior niya, hindi siya makahanap ng trabaho dun sa pagiging medium niya, hindi niya nakakuha yung gusto niya. And then syempre may dysfunction na doon kasi dysfunction in a way na parang well, hindi na yata tama yung kanyang mga behaviors and all. Syempre, doon na pumapasok again yung merong probability na baka abnormal behavior na nga yung nangyayari. Okay? Kaya nga yung mga iba, for example, may mga ibang mga tao na they say that they feel that they have a third eye or something. Usually, hindi na nila pinanlalandakan, hindi na nila pinagsasabi kasi it might hurt their chances on some jobs, di ba? Or some, lalo na kung sa ibang bansa yan. Di ba? Kasi, yes, may deviant, no? And ayaw na lang nilang sabihin kasi it might cause them distress. And pag nag-cause ng distress, yan, baka magkaroon pa talaga ng ibang problems pa. So, again, the point is, not because you're deviant already means that you are abnormal. Okay? Talagang minsan unique lang talaga, di ba? I mean, ano yan eh? Normal curve yun eh. Baka nagkataon lang talaga na isang characteristic mo is nasa extreme side ng normal curve. But again, not all deviant behavior or not all deviant stuff is good. If that deviance already causes harm, no, it already causes harm to the person who is experiencing it and to the people around them, then that is also a good sign that that behavior is a abnormal behavior. Okay? So if the symptoms bring danger to the person or other people, then that is a good sign. Kasi, kunyari, yun nga, yung deviance na yan. Yung deviance kasi, it can be relatively harmless naman eh. No? Kunyari, yung deviance is the way he or she dress, the way he or she interacts with people. Pero kunyari, wala namang danger, hindi naman na-offend yung iba sa ginagawa niya, no? O kaya naman yung iba eh, hindi naman nababother sa ginagawa niya. So walang danger, walang impairment, walang distress. Pero let's say for example, ang kanyang deviant behavior is mahilig siyang nananakit ng tao randomly. May danger na sa ibang tao yun. Yan be even danger sa kanya. Baka may masaktan siya and then hindi niya naman control yun, may nasaktan siya, eh magkakaroon ng problem. Diba? So, magkakaroon, pag may danger na, usually impairment, lahat susunod na lang yan. Okay? So, that is dangerous. By the way, may nakalimutan pala ako dito sa deviant. No? Pero mamaya, pag-usapan na lang natin yung issues sa yung political dissidents. No?
So dangerous siya. And yung danger, again, it can involve the other people and it can also involve the person who is experiencing the danger, the symptoms. Okay? So taking it together, excuse me, pwede nating malaman kung yung isang behavior is already abnormal. Okay? So ang pinaka-importante kasi dito is yung distress and dysfunction. Ito yung dalawang pinaka-importante. And then yung dangerous, of course. Kasi yung deviant, yun na eh. Deviant kasi it can be useful kasi sometimes. So, iba kasi yung mga tao. So, minsan hindi ko na tinitignan yung deviance eh. Usually naman kasi pag may distress, dysfunction, and dangerous na, may deviance na automatic. No? Kaya parang hindi siya ganun ka-important. Pero ang lagi natin tinitignan, if we will assess a patient, if we will assess the patient, kumbaga gusto nating malaman kung clinical ba yung case niya, kung abnormal ba yung case niya, we have to look at the dysfunction and the distress. And of course, the danger din. No? Kasi yung impairment naman, magkasama yan sa danger. Okay, so hindi natin, kumbaga, meron kasi mga cases na kung saan hindi naman, meron lang parang konting mali, pero hindi naman necessarily abnormal. No? And in my experience in practicing the profession, may interesting stuff ako na discover. Kasi before, I think, merong line eh. Merong definite na line sa normal and abnormal behavior. No? May mga times, kumbaga, parang feeling ko, alam ko agad kung yung isang tao is kailangan niya ng counseling and alam ko agad kung kailangan niya ng psychotherapy. By the way, yung pinagkaiba ng counseling psychotherapy, counseling is more on a guidance, no? Parang tinutulungan mo yung client na mag-arrive sa good solutions sa mga problems niya sa buhay na normal lang. Like say for example, adjustment, no? Career choice, no? You're just guiding, you're just counseling that person. In psychotherapy, there's a modification of behavior. There's a modification of how this person thinks or how this person acts. So psychotherapy 'yun. So ang counseling, more on guidance and counseling yan. Ang psychotherapy sa mga psychologist yan. Yan, psychiatrist to some extent. So, ang na-discover ko is, yun nga, akala ko isang line lang, isang ano lang yan, parang either or lang. Ngayon, na-discover ko, meron pala minsan gitna. No? May mga gitnang cases na kung saan adjustment yung problem niya eh. Pero because of that adjustment, nagkakaroon na ng dysfunction, nagkakaroon na ng impairment, nagkakaroon ng danger. But not to the point na talagang hindi na siya functional. And I hope you got that, no? Parang nasa gitna lang, no? Parang nakikita, ito, merong normal and abnormal. Akala ko ganyan lang, pero hindi, ganun pala siya. No? Merong gitnang part. And yung mga gitnang part na yun, yung medyo tricky. Kasi medyo tricky siya in a way na idadiagnose mo ba siya or hindi? Diba? So yung my late mentor, lagi ko siyang tinatanong doon. Sabi niya, parang hindi importante necessarily yung diagnosis. Ang lagi mong tinitignan, sabi niya, is paano mo matutulungan yung client? Kasi diagnosis is just a tool. No? Diagnosis is just there to help the practitioner and even sometimes the patient to label the disease or label the experience. But it's not always clear-cut kasi. No? So sabi niya, if that would be the case, parang lagi mo nilalagay sa report mo, experiencing symptoms of, but not necessarily diagnosed as. No? Usually, yung ano yan, sa depression and anxiety, laging may mga cases na nasa gitna. Parang nag-exhibit siya ng depression and anxiety, as in talagang ano na, and then may slight impairment na, but not quite impaired to the point na kailangan niya ng psychotherapy. Yun yung nasa gitna na sinasabi ko na even abnormality has its own spectrum. Okay? So, that is something na madidiscover mo lang if you practice talaga. Siguro ngayon, parang hindi nagme-make sense sa marami sa inyo. Pero eventually, if you will practice, no, if you will take up your masters, by the way, take up your masters, no, because hindi enough na RPM lang ang license niya if you want to practice psychology. Kung nag-attend kayo yung PAP, I think mas magigets yung statement na yun. Gusto kong gawa ng video yung RPM license pag minsan. Sana may time ako. Okay, so that's one issue in defining the abnormal.
there is this line na blurred line between normal and abnormal, no? And then in abnormality pa, meron pang mild, moderate, severe. And then may mga times na yun, so sobrang severe, kailangan na ng medication. Diba? So ganun yung spectrum kasi ang abnormality, no? It's not necessarily lagi kong sinasabi may normal, abnormal. Pero it's not really categorical in nature. It's more of a spectrum in nature. Lagi naman ganun kasi sa psychology, wala naman either or, no? Hindi naman ibig sabihin na may deviance ka, yun nga agad-agad abnormal ka, pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka deviant, eh agad-agad normal ka. Kumbaga may mga ganong klaseng mga nuances talaga sa abnormality. Kaya it's always have this, ako, no, personally, yung laging yung natutunan ko nga sa aking mentor is mga mentors pala, no? Dalawa sila. Sabi nila, yung pag nag-ano ka sa mga client is laging, diagnosis is not, is important, but it's not our main job. Our main job is to help the client. So, if you think that diagnosing the client will help him or her, then you can diagnose. If the case is that ang hirap i-diagnose kasi nga mayroong mga nuances, sabi niya, sabi nila, wag ka mag-focus doon. Mag-focus ka doon sa kung paano mo siya masutulungan. If you will diagnose the patient, makakatulong yun, then go. If you will not diagnose the patient and just say that may nag-experience ng symptoms sa ganun, okay lang din naman, walang problema. Mas importante, natutulungan sila. Okay? So most of us will have some behavior that falls into one or two categories, no? May mga times na ganun, lalo na sa deviants, no? But are we then considered as abnormal or experiencing psych disorders? No? I know some people na they have this yun nga, yung third eye na mga nakikita nila, na feel nila, but that is abnormal. Yes, minsan nagkakaroon ng distress doon kasi na-stress sila doon, yung parang ayaw na nilang makita or ayaw na nilang marinig, but nakakapag-function pa rin sila. How is that? Paano mo? And again, yun nga, di ba? Yung nasa gitna, no? Where do we draw the line? So, balikan natin yung case ni Judy. What if Judy still performs well in school? Yes, socially speaking, hindi siya nakaperform, but let's say, for example, grades na is okay naman. Ano siya? Abnormal behavior pa rin ba? May ba? Hindi siya, as you can see, it's not clear-cut, no? And balikan nga natin yung ano, kaya deviants, no? Mga political dissidents, no? Malapit na pala man ang eleksyon, no? Mainit ang mga dugo ng mga political analyst natin sa Facebook, no? Meron silang degree of political analyst nakuha nila sa Facebook University, no? Dami bigla naging political analyst ngayon, eh. But anyway, yun nga, political dissidents or yung mga kumokontra sa gobyerno. Yes, typically, they are typical kasi kumukontra sila sa gobyerno. But are they considered abnormal? I think makakatulong nga yung mga ibang mga criteria. Kasi let's say, for example, deviant siya, tapos talagang kumukontra siya sa gobyerno to the point na naging dangerous na yung kanyang crusade, no? Also known as mga terrorist. So yung mga terrorist, are they considered abnormal? Maybe. No, maybe not. We are not sure. Di natin malalaman hanggat di natin sila assess. So maybe for them, that is the truth. That is their way. That is the normal for them. Diba? It's very complicated. But if we will be more very technical kasi talaga mag-run across tayo sa mga ganyang klaseng ano. Because abnormality, after all, it's, as of now, it's may arbitrariness pa rin kahit pa paano. And as we learned yan, for example, pupunta na tayo sa DSM, no? May mga sakit doon or may mga disorders doon na parang masyadong arbitrary. Parang pwede na nating tanggalin yan, eh, kasi hindi natin matanggal for political reasons. May mga ganun, no? Kasi again, hindi ko masyado na-emphasize to, but sometimes abnormality is also an issue of politics. Issue din siya ng politics din kasi. For example, yung mga feminazi. yung mga very extreme mga taong nag-hold ng extreme political views, no? For example, yung mga Karens, no? O kaya yung mga extreme feminists na parang kulang na lang sa, ano, gusto nilang i-ano yung mga lalaki, exterminate yung mga lalaki.
So again, I'm an advocate, no, of feminism. I grew up with basically with female members of the family, no. So kumbaga, nasanay ako na yung mga babae sa paligid ko is gumagawa talaga ng mga gawaing bahay na panlalaki lang or yung mga typically na panglalaki lang. So I'm very supportive of feminism. But there's this kind of extreme feminism talaga na parang it doesn't make sense na minsan. And then to the point na talagang nananakit na, to the point na pala talagang nagde-demand na ng kung ano-ano, no. So again, that is political, no? That is socio-cultural problems. So hindi natin talaga matatanggal yung political climate sa abnormality. Again, din kung titingnan natin din yung history, no, yung mga witches, politically driven din yun. Yung execution ni Joan of Arc, no? Ang ano nila doon is abnormal daw siya, meron siyang problems kaya dapat siya execute. Diba? And then mga political prisoners. And so it's very murky, it's very ano. Kaya nga lagi ang sinasabi ng mga mentor ko is beyond the technical, beyond the diagnosis, no, beyond the criterias, before the criteria, I mean before everything else, always keep in mind, no, how can I help the client, how can I help the patient. Okay, so yun lagi, no. Kasi usually pag pupunta sa mga clinic yung mga yan, meron na talagang dysfunction, meron ng distress, meron ng ano. And no matter if that client is exhibiting some symptoms of depression, anxiety or whatnot, or kung mild lang or kung hindi mild, or kung parang counseling or what lang, basta ang lagi natin tatandaan, paano natin matutulungan yung kliyente. Okay? So again, abnormality is a very complex concept. No, it definitely exists. Abnormal behaviors and psychological disorders is a real problem. It's something that is right now, especially right now because of our because of the pandemic and all. Very lalong tumataas na ang awareness ng mga tao with regards to these kinds of mental diseases. So, sana. Ang ano natin is parang makatulong din tayo in educating people of how really, what is abnormal behavior ba talaga? Kasi baka ang tendency kasi, baka yun nga, may mga times din naman kasi na nami-misuse yung abnormal due to political reasons or even personal reasons. Kasi may iba na sasabihin, depressed sila, pero hindi naman totoo. Diba? Actually, sakit din yan eh, pero Munchausen syndrome or yung, ano kasi yung pangalan niya? Basta may pangalan yun. Malinggiring. May mga ganun. May mga ganun tao na talaga aabusuin yung konsepto ng abnormal behavior ng psychological disorder to their own personal gain. That's why it's very important na parang i-educate natin yung mga tao what is abnormal and what it is not. Okay? So, abnormal behavior, again, is this. If the behavior is psychologically dysfunctional, ibig sabihin eh, hindi nagpa-function na maayos yung cognitive, emotional, and behavioral side ng isang tao. And that dysfunction causes distress and impairment sa buhay-buhay ng tao. Ibig sabihin, hindi niya na magawa yung mga usually ginagawa niya as isang human being and member of society. And because of that, impairment is nagiging dangerous na yung buhay niya for the other people and yung buhay niya mismo. And usually, those kinds of behavior are deviant. Ibig sabihin, not culturally expected. Because it's not culturally expected, usually impairment nga, papasok doon, socially impaired na sila. Diba? So if that is the case, if that behavior is causing that it satisfies those four criteria, then that behavior is already abnormal behavior. Okay? But again, abnormal behavior, general lang yan. So yung specific pangalan ng disorder is another monster na to study. Which will be our topic next week. Kasi nga, as you can see, abnormality is very complex. Very complicated. Very kailangan ng masinsi ng pag-aaral dito. Kaya nagkaroon tayo ng science, no, which exactly does that. Systematic studying of abnormal behavior, which we call psychopathology.
Okay, so that will be our topic next week. Okay, so with that, thank you for listening. And if you have some questions, clarifications, or whatnot, you can always ask in the comments. And let me know if meron kayong suggestions or meron kayong mga gustong sabihin or gustong i-share about na-related dito sa abnormality na to. Okay? So with that, thank you for listening and have a good day. Bye-bye.